Ben Tulfo Unfiltered. In a way, you're balancing. Parang, in a way, si Solomon, King Solomon. Mahirap na trabaho. Mahirap na trabaho, yes. But dito kasi, it's hard kasi yung tingin ng abogadang si Attorney Acosta is that malaki ang saklaw at influensya ng mga pharmaceutical giants sa mga doktor na pag sinabing doktor kasi always they use the forever whatever's their diagnosis and prescription will always be involved sa sinasabing drugs. So it's always dikit ang mga medical community and sometimes reliant din sa mga pharmaceutical giant. Yun ang ini-establish nitong si Acosta bilang attorney because sa kanya, she's working under the Department of Justice to prosecute, probably, culpability kung tawagin at liability ng mga taong dapat managot. So dito siya parang maaring hindi naintindihan na pagdating sa Kongreso parang makulit at maingay. Say mo, Unfiltered. Well, ang sa akin naman, huwag naman sanang lahatin. Mm-hmm. Eh, kumbaga, ikaw, Ben, may kaibigan ka o kumpari mo na nagtatrabaho sa Sanofi. Hindi naman nangangahulugan na dikit ka na sa Sanofi. Eh, dapat tingnan mo kung halimbawa, yung ginawa ng UPPGH na kanilang sinuri, yung first 14 na pumanaw. Yan, dumaan sa proseso yan. Okay. Anong proseso yan? Number one, sinaguro ng chairman, si Dr. Gap Legaspi ng UPPGH na yung mga isasama sa pagsusuri or analyze ng mga clinical charts and records ay walang naging ugnayan with Sanofi either at the moment or in the past. Okay. Number two, siniguro din nila, may disclosure lahat yan. Kasi kung meron ka, hindi ka pwedeng kasama sa team. Okay? So meron yan. Number two, nakadocument pala yan. So I can give you a copy if you want. Number two, hindi ka tumurok ng Dengvaxia bakuna. Kasi marami rin mga doktor, sa totoo lang, nakapagturok ng Dengvaxia. At yun, pagka ganun hinayaan na sumali sa grupo o sa team ng analyst, pwedeng maapektuhan yung judgment. Yun yung mga ilan sa mga tinatawag natin disclosures na hiningi ng chairman ng UPPGH Dengvaxia Investigative Task Force. Okay. Ben Tulfo Unfiltered.